My God, I hate trucks. Iniwan ko ang kapatid ko po na halos isang taong gulang lang yung aming bunso sa pag-aakala na yung revolusyon ang solusyon sa aming problema. Subalit nagkamali po ako. Kasi habang tumatagal, nanaroon kami sa revolusyonaring kilusan. Yung lahat po ng kanilang mga ipinangako ay wala po kaming nakamit na biyaya. Masakit pong tanggapin dahil wala pong magulang na naghangad ng kanyang anak ay hindi mabigyan ng magandang kinabukasan. Wala pong magulang na naghangad ng kanyang anak ay hindi po mapag-aral. Subalit sa naging pagkakamali po ng tatay ko, yun po ang naging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Sinikap ko pong magpakatatag noon. Dahil nanumpa po ako sa partido na buhay at kamatayan ay iaalay ko sa partido kung kinakailangan. Nagkaroon po ako doon ng asawa. Nagkaroon ng isang anak. Subalit kapag nanganak ka po, ay iiwanan mo ang iyong anak sa isang mong kakilala na kung mamatay ka ay walang makikilalang magulang ang anak mo. Kaya sabi po ng asawa ko noon, mabuti pa magbagong buhay na lang tayo para mapaglingkuran at makapiling ang ating anak. Sinunod ko po siya. Bumaba po kami. Sumuko po kami sa ating pamahalaan para patunayan ang aming taus-pusong pagbabagong buhay. Nagsalita po sa harap ng maraming tao para humingi ng tawad at aminin kung ano ang katotohanan sa aming pinanggalingan. Ang paratang po ng INDEF ng Mindoro sa akin ngayon, tinakasan ko daw po yung hirap sa revolusyonaryong pilusan. Hindi ko po tinakasan ang hirap sa revolusyon. Ang tinakasan ko po doon ay yung pagpapahirap namin sa sambayan ng Pilipino, pagpatay sa mga taong hindi na nakakasuporta, pagpatay sa mga taong hindi nila pakinabangan, at sa pilitang panghihingi sa mga taong naghihirap na nga. Pero dagdag pa po yung pagpapahirap na ginagawa ng partido sa para sa paghingi ng butaw at higit sa lahat sa mga negosyante po na pilit nilang ine-extorsyon. Kaya sa ngayon po, magmat patong-patong po yung banta sa buhay ko. Subalit hindi po ako titigil kung ang atin pong kasundaluhan ay nakataya ang kanilang nag-iisang buhay, hindi naman po sila taga rito sa Mindoro. Umaasa yung katutubo natin na sila yung tagapagligtas, subalit sila po ay yung nagpahirap at sa ngayon na nagbagong buhay ang ating mga katutubo. Napakasakit tanggapin na mayroong nagsurrender na kanilang pinapatay. Kaya sa ngayon po ang ginagawa ko sa mga pinatay na katutubo na mayroong anak na nag-aaral. Inampon ko po ang 2 batang grade 8 mula po ng grade 7 para mahalin at iparamdam sa batang ito na kahit po ako'y nag-NPA, mahal ko po sila at ibabalik ko po sa kanila yung dating ginawa ko nung araw sa pamamagitan po ng pagtulong sa kanila. Sa pagkakataon pong ito, ginawa ko po ang lahat para sa aking pagbabagong buhay. Halos po lahat ng bayan ay narating ko, lahat ng probinsya para magbigay ng patotoo at aminin kung ano ang aming nagawang kamalian para maging buhay na halimbawa po na wala na sa aming, na wala na pong tumulat sa isang kaliway. Kaya alam niyo po ba ang kapalit ng ginagawa naming pagsasalita sa harap ng maraming tao ngayon? Alam ko po, lahat na nagbabalik loob sa ating pamahalaan, malinaw po sa atin na tayo po'y nasa standing order. Malinaw po sa atin na kamatayan ang magiging hatol ng ating dating pinanggalingan. Kasi tayo po yung kanilang sinasabi at nakaprograma na tayo po yung mga demonyo taksil na dapat gawaran ng kamatayan. Subalit para po sa akin, lagi ko pong sinasabi, maligaya ko po akong mamamatay. Ang mahalaga lang po, nakahingi po ako ng tawad sa ating mga kababayan. Napatunayan ko po sa ating kasundaluhan at sa ating pamahalaan na taos sa aking kaloban ang aking pagbabagong buhay. At higit po sa lahat, hindi po tayo nagbalat kayo. Nakakaawa po. Para sa akin, ako po hindi nakapag-aral.
Kaya akong titingnan, sabi nga nila, madaling mauto, madaling malinlak. Pero mas kawawa po, mas kawawa yung mga kabataan natin na mataas nga ang pinag-aralan, sobrang talino, subalit nasaan sila? Nasaan sila, bakit po sila nalinlak? Yun po'y isang bagay na kung walang mga legal na organisasyon, walang mga party list na nasa likod ng recruitment na ito, ay wala po sanang kabataan na magdurusa at mamamatay sa kabundukan. Wala po sanang nanay na katulad ko na magdadalamhati na hinahanap ang kanilang anak, nananawagan sa publiko, nagrarally para lamang ipanawagan ang kanilang anak nang akala nila'y nag-aaral. Subalit nasaan po ang mga batang ito na recruit, na pasama sa pag-aakalang tama ang kanilang ginawa. Sana po wala nang kabataang ma-recruit. Sana po'y wala nang mga nanay na magdadalamhati. At sana po'y maging totoo na yung lahat ng namumuno, na totoong namumuno sa bayan, at hindi po para lamang gamitin ang kanilang pondo sa maling pamamaraan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bilang tulong naman sa kanilang pagbabagong buhay, mga sumukong miyembro ng New People's Army bibigyan ng pansamantalang tahanan ng Caraga Regional Task Force to End Local Communities Armed Conflict o RTF-LCAC. Sinimulan na ng Caraga Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-LCAC ang pagpapatayo ng halfway house sa lungsod ng Butuan para sa mga nagsisukong miyembro ng New People's Army. Ayon sa alkalde ng lungsod, ang pagpapatayo ng halfway house ay nagpapahiwati ng sinseridad ng pamahalaan na makamit ang peace and order sa Pilipinas sa pagbibigay serbisyo sa mga kababayang naiba ang landas dahil sa insurhensiya. This is a message of sincere commitment to peace, reconciliation, and unity among our fellow Filipino whose struggle is to uphold justice, equality, and order. Pinuri naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagiging aktibo ng Regional Task Force sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Caraganons upang makamit ang naturang kapayapaan. Desidido anya ang gobyerno na tuluyang matuldukan ng insurgency sa bansa kung kaya't plano nila na maglaan pa ng 16 billion pesos bilang inisyal na pondo para sa mga proyektong ipapatupad sa ilalim ng EO 70 para sa susunod na taon. It is a pool of nation approach. Lahat ng ahensya ng gobyerno may pakialam dito sa ETAC. Puhusan natin ng development yung mga cleared barangay. And hopefully we can get more barangays to back away from the EPA. Magsisilbing temporaryong tirahan ng mga former rebels ang halfway house habang hinihintay ang kanilang enrollment sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, ang programang namimigay ng iba't ibang uri ng assistance sa mga sumukong rebelde. Kamakailan lang 33 rebelde mula sa Agusan del Norte at Butuan City ang sumuko sa pamahalaan.